Magandang umaga mga kaps. Ngayon gagawin natin ay mag-install naman tayo ngayon ng tudin na nabili natin sa Lazada. Ang brand po nito ay wala siya actually brand, pero ang model po niya ay 7010B. Actually pang ito ngayon, itong tudin na ito ay kakabit ngayon natin sa Mitsubishi Adventure. Pang lima ko ng kabit ito sa iba't ibang sasakyan, ganito lang ginagamit natin. So far, okay naman siya. So may kasama siyang manual, tapos may kasama rin siyang remote, so walang problema. Tapos ito yung harness niya, so bali dalawa. Sa wirings naman, may kita natin yung ito, yung manual sa wirings, ito. Ayan, so yun lang susundan natin mga paps. Tapos sa likod nito ay dito natin kakabit yung antenna, yung video out, video in. So nandito lahat, meron rin siyang fuse. So sa experience ko, okay naman ito, itong kuwan na to. Itong product na ito na nabili natin sa Lazada. Yung ibang nabili kong ganito ay kinabit ko sa Innova, yung may GPRS, I think worth 3.5 something. Ito naman, ang price nito ay nasa 1.8. Iba-iba rin klase ang kanila, ang presyo sa Lazada. Depende sa mga seller. So ngayon, umpisa na natin kung paano natin ikabit ito sa ating sasakyan na Mitsubishi Adventure. So mga kaps, dito natin nakakabit kasi ito yung luma. JVC ang brand. Meron siyang DVD. So maganda actually yung brand niya. Kaya lang, hindi na gumagana yung touchscreen niya. Kaya sabi ko ipapalitan ko na lang ng ibang tudin na touchscreen. So, paano ba natin tanggalin to? So, una, tatanggalin na lang muna natin to. So, itong cover nito. So, saan ba yung cover? Ito na sa ilalim. Ayan, hindi may pit. Okay, meron lang dalawang tornilyo yan. So, dito yung isa. Okay, pag natanggalan natin yung dalawang tornilyo, ito, hihilain lang natin to. Ayan, so matatanggal na siya. Tapos tagilid lang natin. Ayan, so lumabas na ito. So ngayon, hindi natin alam kung parehas yung bracket. Yung bracket nung dati. Ayan lang dito. Connection, natanggal na. So, ito sa antenna. So, detach lang natin itong antenna. Okay, natanggal na yung sa antenna. Okay, ito yung harness niya. So, marami siyang wire. So, marami tayong tatanggalin dito. Okay, nagkabuhol-buhol yung wire niya. So, gagawin ngayon natin dito mga paps, hanapin natin yung linya. So, malamang ito ay yung positive. Tapos, ito yung sa battery. Positive din. Tapos, ito malamang negative. Anyway, tetester natin mamaya yan. Tapos, ito ay mga speaker na ito. So, ang dami. So, paano ba natin gagawin dito? So, una, tatanggalin ko muna lahat to. Tatanggalin ko yung mga wire. So madali na lang ito. Itong sa speaker, hanapin na lang natin yan mamaya. Ang problema ngayon natin dito, kung paano natin makikita ngayon dito. So itong block, so trinace natin, nakakabit siya sa ground. Yan, so itong block, dito ngayon natin ikakabit yung block din nito. Ito. Tapos itong red, ito yung sa battery. No? Ano bang nakalagay doon? Sa A yon, sa ignition switch. Ito, sa ignition natin nilalagay. So malamang ignition nito ito, itong pula. Tapos the rest ay madali na lang to. Speaker na yung ito, itong mga wires na to. Okay, ganun lang. So subukan kong ikabit na siya. Ayun, sabali mga paps, ayun, madilim na.
natanggal natin, tinanggal na natin yung unit na dati tsaka yung mga wires niya. Ngayon gumawa tayo ng ganito, dinugtungan natin ng ganito to kasi ito nabibili naman to sa hardware, itong mga ganito niya, kasi yung dati niya mayroong nakalagay. Ayan. Kaya nilagyan na lang natin ito to. Ayan, meron siya. Ngayon problema ngayon natin, saan natin idudugtong dyan? So magkaiba sila ng kulay, so hanapin na lang natin kung saan yung front speaker, right, left, tapos yung rear, right, left. Hanapin ngayon natin. So try na natin, kakabit natin tong unit. So mamaya na natin lagyan ng bracket. So kabit muna natin to. Medyo malikot kasi wala tayong phone holder, nakalimutan ko. Meron ako kaya lang naiwan. So ngayon, okay na, kakabit ngayon natin to dyan. Tapos ito, kakabit ngayon natin dito. Okay. So itesting natin. So ito, ginawa natin. Ito nga pala yung constant live. So tinester natin kanina. So ito, red and black. Red sa adventure kasi may yung constant niya ay battery ay red, tapos may stripe na black. Tapos ang ginawa ngayon natin, itong source na to, itong pula, ito yung sa accessories. So accessories, pula siya sa unit, pero sa Mitsubishi Adventure, ito blue at saka may stripe siya na yellow. Yan, blue, may stripe na yellow. Tapos ito ground, ito ground. So nakakabit lang dito sa itaas. Ayan, ground yung black. Tapos itong green, makikita natin sa unit, may nakalagay na il, yung il kanina. So kinabit natin yan sa park light, para pag inon natin yung park light, mababawasan yung illumination, ibig sabihin gabi pag madilim, so medyo magdidim naman yung unit natin. Ang kulay sa adventure ay green na may stripe na white. Okay, so testing natin. Ganyan lang muna yung unit natin. Natin susi. So ayan na. Naka-on lang siya sa accessories. Ayan, so yan yung nalabas. Date. So okay lang natin yan. So makikita natin, wala pa siyang tunog. 2,000 years later. Bali, mga paps, okay na yung sound nito. Ayun, okay na. So bali, ito mga paps, nagkahalo-halo na yung wire nito. Hindi ko alam kung original to hindi, mukhang hindi na. Kasi iba-iba na yung wala na siya sa color coding, so hinanapan ko na lang. Anyway, okay naman na yung left, right, okay na, naiset ko na. Tapos yung sa likod tsaka sa harap, okay na rin. So pag binago ko rito, so pag nilagay ko dito sa gilid, so sa right siya, pag nilagay ko ito dito, naging left siya, yun lang tutunog. Ganun din dito, harap at likod. So okay naman yung sound niya. So ganun lang mga paps. So gawin ko, i-cocon ko na lang.
ikakabit ko na yung mounting niya, tapos ayusin ko na lang yung wiring sa loob, tapos okay na siya. Okay, so ito naman medyo nagka-problema tayo dito sa bracket. Kaya ito yung kasamang bracket, kaya bintasan ko siya rito para mag-eksakto siya. Mag-eksakto rito. Okay, karamihan sa mga 2 din kasi na hindi eksakto yung mga ganitong bracket na nilalagay. Ganyan. So dito nilagay ko lang isang tornilyo. Tapos ganun din, nagbutas lang ako dito para medyo nakaangat siya, at saka itong 2 din kailangan medyo nakayuko siya. Kasi kung nakadiretso siya, nakaplat siya na dyan, ay yung mga sakay sa likod hindi masyadong aninag, para bang nag-iiba. Kasi yung polarized film niya dito ay maganda siya pag nasa taas yung viewer, pero pag nasa baba nag-iiba na yung kulay. So ganun po ang problema sa mga ganitong 2 din. Anyway, gagawa naman natin ng parang sa halip na diretso na nakaganyan, medyo iyuyuko ngayon natin. Medyo hit na kayo ko na ganyan. So ganun ang gagawin natin ngayon dito sa 2D na ini-install natin dito. So bali itong ganitong 2D, may 4 yan na tornilyohan. 1, 2, tapos 3. 4 sa pinakababa natin inilagay. So testing ngayon natin kung obra na siya. Yan, sa halip na ito ay diretso lang na ganun, flat lang siya, medyo iyuyuko na ngayon natin. Yan. Kailan na kayuko. So, ayan na po. Ngayon, ito, makikita natin dito, medyo may malaking gap dito. Kasi pwede naman natin siyang ito, na-adjust to. Bali, adjustable siya. So, tatanggalin lang to, tapos pwedeng i-adjust ulit. Kung anong, kumbaga, tilt ang gusto natin. So, ayan. So, ginawa ko dito, sa ibaba, medyo sagad siya rito. Tapos, dito naman sa taas, nakayuko ito. Nakayuko. Para maganda yung view pagdating sa likod. So, ganun lang mga paps.